Magandang araw sa ating lahat. Ngayong Abril ay buwan ng Panitikang Pilipino at gayon din ay buwan ng pagkain Pilipino. So para sa unang serya natin ng mga webinar ngayong buwan ng Panitikan at buwan ng pagkain Pilipino na tatagos din sa buwan ng pamana ay sisimulan natin dito sa campus ng MSC sa Santa Cruz at iikot tayo sa iba pang mga campus ng MSC para makipag-konsulta at makapagplano sa mga susunod na gawain ng MSC Culture and Arts Unit at ganun din ay sa iba't ibang mga paaralan ng MSC dito sa ating lalawigan. So ngayon araw ay magsisimula tayo bilang bahagi natin ng pagdiriwang ngayong Abril ng buwan ng Panitikan. Kaya sana po ay subaybayan nyo ang ating webinar tuwing Biyernes alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. So gagawin natin ito tuwing Biyernes para magkameron tayo ng idea kung ano yung mga ginagawa sa iba't ibang mga campus, branch at mga paaralan ng ating MSC. At ganun din ay alamin din natin kung ano mga may babahagi ng iba't ibang paaralan. So ngayon ay ibabahagi ko naman ang aking slide para sa ating mga panauhin ngayon. So bago ko makalimutan ay magpapasalamat na ako sa ating mga tagapagpadaloy ngayon araw, mga membro ng Litera Club. At syempre nagpapasalamat din tayo sa ating host ngayon dito sa Matalaba sa Santa Cruz, ang Marinduque State College, lalo na sa ating Campus Director kay Dr. Randel Rihinyo at sa ating dekana na Auxiliary Services kay Dr. Joy Profugo. So ngayon araw ay magsisimula tayo sa una sa apat na serye ng ating virtual na tertulyang pampanitikan. Kung nung mga dati-dati ay kakaroon tayo talaga ng actual na pagtitipon, pero dahil sa new normal ay kinakailangan natin na magkameron ng ibang paraan. At isang paraan ay ang paggamit ng ganitong platform. So tayo ay live sa YouTube at ganun din ay ibabahagi natin ang link para naman sa ating mga taga-subaybay sa Facebook. At kahit tapos na itong broadcast na to ay maaari nyo pa rin itong mapanood sa inyong sariling panahon. So ang magiging daloy ng ating talakayan ngayon araw ay ang mga sumusunod na paksa. So muli, ako po si Randy Noblesa ng Marinduque State College Culture and Arts Unit at ganoon din ako din ang director ng Sentro ng Wika at Kultura sa MSC. So meron pong tayong konting pagpapaliwanag tungkol sa MSCCA at ganoon din ay meron din tayong konting paliwanag tungkol din sa SWK dito sa ating paaralan. At ngayon taong 2021 ay meron tayong pinagdiriwang na simulain, bagong simula kahit nasa harap tayo ng krisis at meron tayong kinakaharap. Meron tayong creative economies, creative industry tsaka creative hubs na tatalakayin mamaya. Baka bagay dito sa ating mga campus at ganoon din sa ating mga branches. Ngayong taon din ay nagdiriwang tayo ng ika-500 taon ng labanan sa Mactan at pagsisimula ng Kristyanismo dito sa Kapuluan. At kagaya na nabanggit, ang buwan ng Abril ay para sa pambansang panitikan at pagkain Pilipino. At sa darating na buwan naman ng Mayo
ay magsasagawa din tayo ng mga gawain tungkol sa buwan ng pamana. So bilang pagsisimula, ang ating paliwanag ay noon lamang pong January 15 na tayo nagsimula na maging pinuno ng Culture and Arts Unit. So kung meron tayong NCCA, yung Pambansang Komisyon sa Kultura at Mga Sining, ay meron din tayong MSCCA o MSC Culture and Arts Unit, o maaari din natin bisitahin ang ating FB page sa MSC Kalinangan at Sining. At tuwing Pebrero ay nagsasagawa tayo ng mga gawain para naman sa buwan ng mga sining. At makikita natin dito ang iba't ibang mga forma o anyo ng sining na makakatulong sa ating lokalidad at ganun din sa pambansa at kahit pandaigdig. So sabi nga ng tagline ng NCCA, dahil sa dinaranas din natin ngayon ay nagkameron pa ng mas malalim na pakahulugan na ang ating kalinangan o ang ating kultura ay bukal ng kagalingan. So bari tayong maging magaling o mawalan tayo ng sakit dahil sa ating kultura, at sa panahon ngayon ay ito ang kailangan natin, konting ginhawa sa gitna ng krisis. Noong nakaraang Pebrero ay nagkameron tayo ng iba't ibang mga gawain. Nagkameron tayo ng pagtatanghal ng Siklab Society, at naitampok ito sa Sentrong Pangkultura ng Pilipinas, kung dati pinagdiriwang ang buwan ng mga sining sa pamamagitan ng Pasinaya tuwing Pebrero sa CCP. Ngayon ay nagbago na yung forma. Nagkameron na ng tuloy po kayo na multi-art na online festival. Kaya naitampok po ang ating organisasyon na Siklab Society dyan. At yun din po yung napapanood natin ng mga musika, tugtog at mga awit na sariling atin. Makita po natin dyan ang logo ng SWK at ng MSCCA, at syempre ang ating mga kasamahan sa Hearts Council na nagtataguyod ng malikhaing kabuhayan. So bilang bahagi pa rin ng panimula, ang MSCCA po ay binubuo po ng iba't ibang sangay katulad po ng MSCCA Sayaw, MSCCA Musika at MSCCA Dulaan. So ito na rin naman po yung dati nating dance troupe sa pangunguna po ng ating kasamang graduate scholar ng Cultural Education, si Ma'am Charmaine Balut, at syempre ang sinusundan natin na Culture and Arts Director, walang iba kundi si Ma'am Ruby Ann Lantita. So sila yung nasa MSCCA Sayaw, yung dance troupe at yung putong group. So tuwing may meron tayong bisita ay yan ang ating pagsalubong at pagtanggap sa kanila. At ngayong taon ay makakapagsimula na ang ating brass band, at magiging bahagi din natin ang ating chorus group o yung ating choir. So sana tunghayan natin sa darating na buwan ng Hunyo sa panahon ng pagtatalaga sa ating Pangulo ng Kolehiyo sa kanyang investiture, o ano ang naihanda ng ating mga grupo para dito. At panguli, pero hindi naman ito yung pahulihin, nandiyan po ang ating MSCCA Dulaan. At mapapanood po natin ngayong buwan ng Abril ang hinanda nilang original na dula na mula sa isang kababayan natin, si Rexandro Nepomuceno, at ang kanyang dula na Getsemani. So medyo nahuli lang ito dun sa sinakulo at sa mahal na araw at panahon ng Kwaresma, pero kahit hindi naman panahon ng mahal na araw at Kwaresma ay kailangan pa rin natin magtika, magbulay-bulay at magnilay. So yan ay isa pangunguna ng ating director ng Theater Guild na makakasama natin sa mga susunod na serye, at ang kanyang
katuwang na director ng Theater Guild. So si Sir Carl, ang ating director, ang ating associate director naman ay si Ma'am Rizalin. So ito yung balangkas ng ating MSCCA. So doon sa itaas ay nandiyan po ang puno na nagsisilbing curator at archivist. So ako po yung gumagampan ng papel na yun. Bagamat hindi po ako yun natin sa sayaw o doon sa dula at na doon sa musika, eh tutulungan ko po yung ating mga kasamahan para magkameron ng mga gawain at mga exhibition o pagtatanghal para maitampok po ang talento ng ating mga mag-aaral at mga empleyado, kahit yung ating mga kasamahang guro sa iba't ibang campus ng ating pamantasan sa Santa Cruz, kung nasaan tayo ngayon, at sa susunod na Biyernes ay sa Turios naman, at sa susunod pa bago matapos ang buwan ng Abril ay sa Gasan, at sa unang Biyernes ng Mayo o buwan ng Pamana ay magkakameron ulit tayo bilang pangpinid sa ating programa, pero pagbubukas din naman natin sa buwan ng Pamana. So mapala tayo at meron tayong support staff na nagsisilbing trainer din ng ating brass band at ang wind ensemble. So nandiyan ang ating support staff, walang iba kundi si Alan Robert Mascariñas na tumutulong sa atin sa pag-oorganisa ng mga ganitong klaseng gawain. So nandiyan ang musika at sana makatugtog na sila at sila yung kasama doon sa naglapat ng tunog at ng technical na direksyon sa ating dula, yung Getsemani. At yung sayaw ay patuloy pa rin na nag-ensayo at pag meron na tayo uling bisita, pagtapos ng ating travel ban ay muli pong matutunghayan natin ang utong at ang mga bisita natin dito sa ating dalawigan. At kagaya ng nabanggit ay mag-mount ng performance ang Theater Guild, yung dulang Getsemani. At mamaya ay tatalakayin din natin yung mga gawain ng Litera Club at muli nagpapasalamat ako sa pamunuan ng ating mga mag-aaral at mga kaguruan na kasama dito sa Litera Club. So ano naman ang ugnayan ng SWK at ng MSCCA? So maliban sa ako yung pinuno ng MSCCA at ako rin yung director ng SWK ay hindi lang dito nagsisimula at nagtatapos ang ating ugnayan. Meron mas malalim at mas malawak pa na ugnayan yan. At dito natin mapapatunayan na tayo ay hindi lang nakatahan sa isang sulok, kundi tayo ay lumalabas sa apat na dingding ng silid-aralan. Kaya tayo ay umuugnay sa ating mga kasamahan sa loob at sa labas ng MSC. Kaya nagsasagawa tayo ng culture and arts study. So utang natin ito sa mga nauna sa atin na nagpasimula nito, kagaya ni na Dr. Rex Emmanuel Asuncion at ang ating naging sports director na si Dr. Jomenes Muntaron. At pinagpapatuloy lang natin ang mga nasimulan din ni na Ma'am Rosalinda Castro sa Culture and Arts. So dinadagdag lang natin ito bilang ambag sa ating na ginagawa. So bilang dagdag ay nagsisimula din tayong mabuo. Kaya meron tayong konsultasyon at mga palihan workshop para mailatag natin kung anong mga proyekto at mga programa dito sa Island and Archipelagic Studies. At panguli, ang magiging resulta ng mga pag-aaral na to, mga proyekto, mga programa, mga gawain ay magkameron tayo ng creative hub at ng virtual na museum, hindi lang para sa collection ng MSC, kundi para sa buong lalawigan, kundi man ay sa rehiyon ng Mimaropa. So nabanggit ko na yung 2021 ay pandaigdigang taon
para sa malikhaing kabuhayan o creative economies. So noong nakaraan lamang na Marso, halos isang buwan na nakakalipas, no March 16 hanggang 19, ay nagkameron tayo ng online na konferensya. At kasama dito at tampok yung mga iba't ibang creative hubs. So ito yung magiging modelo natin at gabay. At ang tawag sa kanila ay drivers of change. So talagang masalimuot po yung talakay dito, pero sa tulong po ng ating British Council ay mas nagiging malinaw ang mga gagawin, yung ginagawa at patuloy na nagawa na para sa panahon ngayon na medyo mapanghamon. So hayaan niyo ako na ibahagi isa lang na panel dito. So apat na araw yung konferensya mula noong March 16 hanggang 19. So yung pangalawang araw lang ang nais ko na bigyan ng konting tutok o ng tuon. So yung pangalawang araw kasi ay tungkol sa mga creative cities at mga komunidad na nagtutulong-tulong. So ang MSC ay isa din pamilya at palagay ko wala man syudad o lungsod, pero ang pinakamalapit na bayan sa ating lalawigan na maaaring maging isang ganap na city o lungsod ay walang iba kundi ang bayan ng Santa Cruz at syempre yung ating main campus na branch ay sa Buwak. So kung wala pang city o lungsod ay pwede naman tayong mag-imagine o pwede natin pangarapin yan. So kung nangangarap nga tayong maging university, eh dapat mangarap din tayo na maging creative ang ating university maliban pa sa magkakameron tayo ng city sa susunod. So meron tayong dalawang modelo dito. Ang Baguio bilang creative city ng crafts at folk arts. At palagay ko, hindi naman magpapahuli ang mga taga Marinduque. Kasi dito sa ating lalawigan, meron tayong mga magagaling na mga craftsmen at mga gumagawa ng crafts. Nadyan ang mga gumagawa ng maskara ng Murion. Nadyan din ang mga nagkakalutang. At syempre, nadyan yun natin mga magpuputong na gumagawa ng corona, ng mga sensilyo, gumagawa ng tugtog, ng sayaw, at syempre umaawit. So madami-dami tayong folk arts. Pero pwede din naman natin dagdagan. So yung Cebu naman ay creative city of design. Alam nyo po, kung hindi nyo po na itatanong, ang isa po natin hinahangaan at iniidolo ay isang designer, furniture designer na taga Cebu. Kung narinig nyo na po yung pangalan na Kenneth Coponpue, hindi po siya foreigner. Siya po ay isang Cebuano, taga Sugbo, si Kenneth Coponpue. At nabigyan po tayo ng bihirang pagkakataon para mabisita ang kanyang workshop at kitang-kita po natin pagkamalikhain niya sa pamamagitan ng kanyang mga disenyo. So maganda po, mabisita po natin pag pwede na ang Baguio at ang Cebu. Pero habang hindi pa, di tingin-tingin lang po muna tayo ng mga virtual tour para makita din po natin kung anong meron sa Baguio at sa Cebu. So ito po yung poster, non-drivers of change. At gusto ko po itong ire-echo sa inyo. At kung meron po kayong mga katanungan, ay maaari po natin pag-usapan. Nadyan po ang ating mga miyembro, mga officer ng MSC Litera Club para itala po yung nasa YouTube na mga nanonood sa atin at yun din po mga nasa Facebook Live. At syempre, nadyan din ang ating magaling na mga technical sa ICTSC. So kahit na dito tayo sa MSC Santa Cruz at nadyan sila sa Buwak, ay ganito po yung natin ugnayan. At sa pamamagitan ng teknolohiya ay tayo ay nakakapag sama-sama kahit hindi tayo magkakasama talaga. So sa Cebu po ay ito po yung kanilang modelo. Ang kanila pong library ay hindi po libro ang nakalagay kundi mga material. At ang kanilang mga material ay galing sa kalikasan.
galing sa natural na environment. At yun yung ginagamit nila. Alam nyo, nabanggit ko si Kenneth, Kopon Pue, ang kanyang mga paboritong mga material sa kanyang disenyo ay rattan. At yun ang kanyang pinerfect na material. Kaya bumibenta to ng daan-daan libo para sa mga hotel na mamahalin talaga. Kasi meron pong halaga, meron pong value yung kanyang mga disenyo. So bilang pagpapatuloy, nabanggit na po yung Cebu. Sa segue po tayo sa 500 taon ng labanan sa Mactan at syempre ang pagsisimula ng Katolisismo dito sa bansa. So kung ano man ang atin pinagdiriwang, kung ito ay ang pagsisimula ng ating reliyon o ang tagumpay o panalo sa labanan, ay medyo lilis tayo ng konti. Kasi ang aking nais na talakayin dito ay ang ating aklat na muli po natin nilulunsad, hindi para sa foreign o international na audience, kundi para sa mga lokal na mga tagapanood at mga tagapakinig. So ito po yung pagkakataon para mabigyan natin ng konting bista, masilayan natin. Kasi pagkatapos po nito, sa totoo lang po ay sabay po na nangyari yung konferensya natin sa Quezon at kung ano po yung natin webinar dito sa Santa Cruz. Dahil na mamayang hapon ay meron po tayong lunsad aklat at tama-tama lang bago magtanghalian ay tapos na tayo at pagkatapos ng tanghalian ay meron tayong paglulunsad ng aklat na Pangayaw and Decolonizing Resistance. So yung pong konferensya na nabanggit ko ay ang pamagat ay pundo o yung alam natin, ginagamit natin sa Tagalog yan, yung pagdaong o pagkanlong sa baybay dagat. Kaya nga ang pier ay nadyan sa Lapu-Lapu, nadyan sa Bitik, bago pa siya mapunta dyan sa Balanacan o doon sa pinupuntahan natin, yan, papuntang Maniwaya, dyan sa Santa Cruz. Pumupundo, yan yung port. At ang mga unang mga sibilisasyon ay nagsisimula either nasa tabing ilog o nasa tabing dagat. So alamin lang natin kung ano yung kahalagahan nito para sa atin at bilang bahagi ng pagdiriwang ng quincentennial na commemoration o pag-alaala ay naisipan natin na isama ito sa programa. So nagsimula na siya noong Miyerkules at ngayon po yung huling araw niya. At mamayang tanghali, simula 1:30 ay pagpipinid ng programa. At ngayong pinag-usapan na natin taon, 2021 at yung quincentennial na commemoration, ngayon naman ay dadako na tayo sa National Literature Month. At ngayon ay kahit nararanasan pa rin natin, patuloy pa rin. Kaya yung 500 taon ng pagsulat sa kalibutang Pilipino na tema ay hango din doon sa 500 taon na pinagdiriwang natin. Pero noong nakaraan na semestre, yun natin mga mag-aaral sa malikayang pagsulat, ang kanilang antolohiya, ang pamagat ay Panaghoy sa Panahon ng Pandemya. Kasi isipin nyo, nagkamera na ng bagyo, tapos wala ng pasok, may pandemya pa, may academic ease. So talagang wala tayong magawa, kundi magpatuloy. Wala tayong choice, kundi umusad. Kasi kung hindi, ay maiiwanan tayo. Kaya tuloy lang, padayon. So, yun iba bang mga nagawa natin noong buwan ng panitikan simula noon 2017 kung kailan nagkameron tayo ng pinakaunang tertulya. Yung ating mga bisita doon, ang mga tagapanayam natin ay mga dating mag-aaral din ng MSc pero ngayon ay mga guru na rin. So, shout out sa ating mga
graduate diploma in cultural education ng mga scholars at yun natin mga kasama sa pagtuturo. So nabanggit na yung panaghoy sa panahon ng pandemya at siyempre dapat kilalanin din natin ang naging output, naging resulta ng mga ginawa ng MSC Litera Club. So yung Malikhain tsaka yung Balangaw ay sila ang gumawa at naglathala. So palakpakan naman dyan kahit virtual lang kasi yung na ipa labas natin sa pamamagitan ng folio ay galing sa Malikhain na pag-iisip kasing kulay ng Balangaw. So iba't ibang mga rainbow colors ay lumabas dyan. At kasing kulay ng Balangaw at kasing Malikhain ng ating mga isipan, kasabay din natin pinagdiriwang ang Heritage Food Month ngayon April. So naghanap lang ako randomly ng picture kung ano yung summary ng iba't ibang putahe o luto o pagkain. Pero isa lang, ang puso, Pilipino. So merong mga pagkain dito at palagay ko eh parang ano to, four picks, one word. Pero hindi yun. Alam natin yan lahat. Yun na doon sa portion, upright portion ay ang tawag natin dyan ay kare-kare pero parang bopis na mayroong dugo. At yung nakita naman natin sa left-hand corner ay yun naman ulang-ulang pero depende kung nasaan kang lugar. Pag sa buwak, eh, di hipo na nakalagay pero kung sa gasan yan ay kagang yung nakalagay o yung maliit na crab o crablet. At yung nasa bottom naman na left ay yan, ang ating adobo sa dilaw o turmeric na adobong manok. So adobo sa gata pero sa dilaw dahil sa ating luya. So ano pa ba ang mangyayari ngayong taon, ngayong buwan at sa mga susunod na mga linggo, tuwing Biyernes, ugaliin na natin tuwing alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali bago magtanghalian, eh, magsama-sama tayo sa virtual na tertulyang pampanitikan. So papalitan lang natin yan sa susunod pag panahon Agosto ng Oktubre, iba't ibang mga tertulya ang ating paghahandaan. So ngayong buwan ng Abril ay magkakameron tayo ng pagtatanghal at sa susunod, actually ito ay tapos na, noon lang Lunes ay nagkameron tayo ng paglulunsad. Isipin yun, sa loob lang ng isang linggo, noon Lunes ay nagkameron ng paglulunsad at ngayong araw, Biyernes, mamayang hapon ay meron uling paglulunsad ng libro. So dito naman sa sariling bayan natin sa Buena Vista ay meron silang coffee table book at mapalad tayo na naging bahagi sa proyektong ito. At kahapon lang at isang araw, no Miyerkules at ng Webes ay nagkameron tayo ng second follow-up visit sa bayan ng Gasan at sana hindi matapos ang buwan na to na hindi matapos ang kanilang community validation ng kanilang cultural mapping project. At dito sa bayan ng Santa Cruz, eh tapos na ang kanilang follow-up visit at community validation. Inihintay na lang yung nirepaso na local culture profile. So malapit na yan. So sana umabot ngayong Abril, buwan ng panitikan, o kaya sa buwan ng Mayo, buwan ng pamana. At syempre, maliban sa akin, eh, meron pa tayong ibang mga kasama sa MSCCA. So ayokong gawing monopolyo ito, pero inahanda lang natin kung ano yung darating. So nadyan si na Ma'am Rizaline at nadyan si Sir Carl para ipagpatuloy yung Ituro Dula Eco Webinar Series sa ating virtual na tertulyang pampanitikan. So ito yung casting call sa Getsemani ni Rexandro Nepomuceno.
So kung gusto nyong mapanood ay nandiyan si Anatoly, nandiyan si Samuel at si Lot. So para sa buwan ng panitikan, abangan natin yan. Hindi po ito live na mapapanood kundi recorded na. Pero hintayin po natin yung mga detalye kung kailan nyo ito mapapanood. Ipipremiere po natin yan at abisuhan namin kayo kung kailan yan gaganapin. So ito po yung coffee table book ng Buena Vista. So nabanggit ko na ang Gasan may cultural mapping, ang Santa Cruz may cultural mapping, ang bayan ng Buena Vista ay meron din cultural mapping. At bagamat hindi pa tapos, kasabay nung bayan ng Mugpog ay nakagawa sila ng tangible na output. At ito na po yung unang tomo ng coffee table book nila. Ang pamagat ay Small Town of Great Vista. So kung magtatanong po kayo kung magkano po ito, yung una pong tomo ay hindi po binibenta, pinibigay lang po muna. Pero sa subukan po natin sa susunod kung ano po yung kalalabasan ng unang apat na daan na kopya nitong libro na to. So ito po yung isang promotional material ng Gasan Cultural Mapping Project. So kahit papaano, mahirap ang panahon sa kabila ng COVID ay yan, nasa bundok po sila at nagpupunta po sila sa mga likas na pamana o natural heritage. At talagang mahirap po, hindi po siya madali. Kahit po yung lead mapper nito ay talagang kasama at masigasig na sinasama ng kanilang mga batang-bata, mga bagong graduate at mga bagong guro na mga cultural mapper natin sa Gasan. At palagay ko, ito na po yung ating huling slide. So abangan po natin yung mga kasunod natin na serye. So magkakameron po ng eco seminar si na Sir Carl at si Ma'am Rizalyn. Meron pa po tayong isang sorpresa na panauhin, pero hintayin nyo na lang po kung kailan po siya magbibigay ng kanyang confirmation tungkol po ito sa pagkain. So tingnan po natin kung kailan po siya magpapaunlak, kung sa April 23, sa April 30, o sa May 7. At abangan nyo po tayo sa pinakamalapit na campus o branch natin, kung sa Torrijos, sa susunod na linggo, sa isang linggo ay sa Gasa naman, at magkakameron tayo ng pagpipinid ng programa sa darating na Mayo 7. So abangan nyo po yun. Yun natin, Tampok, Ituro, Dula, Eco, web serye. So abangan nyo po yun natin mga kasama sa Literary Club at yung mga kasama natin sa Theater Guild. So antabayan na nyo po yung mga detalye at ipopost po natin sa ating mga social media channel. Kung meron po kayong tanong, magsama-sama po tayo sa Q&A. Kukolektahin po yan ng ating mga moderator, ng mga tagapagpadaloy na mula sa Literary Club. Kung kayo po ay nanonood sa YouTube o kaya sa Facebook ay i-monitor po natin para mapagpatuloy po natin yung ating kwentuhan muli dito po sa virtual na tertulyang pampanitikan. Simula pa lamang po ito. Samahan niyo pa po kami para sa mga darating na serye ng virtual na tertulyang pampanitikan. Muli po, magandang umaga po. Mamaya-maya po ay tanghalian na. So gawin po natin itong makabuluhan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga tanong, komento o question. So muli po, maraming salamat sa pakikinig. Ako po si Randy Noblesa ng MSACA at ng SWK Marinduque. Maraming salamat at mabuhay ang Panitikang Pilipino.